Hi guys! Welcome sa SIP9. In this video ay itutuloy natin yung series natin on arithmetic sequence. Sa video na to at sa susunod na dalawa o tatlong videos, pag-uusapan natin yung sum of arithmetic sequence. At sisimulan natin yan sa isang kwento, yung kwento ni Gauss. No? Familiar ba kayo sa pangalan na yan? Si Gauss ay isa sa mga pinakamagaling na mathematicians, no? Sa of all time, no? And merong isang kwento, this is an anecdote, so hindi natin alam kung to ba ito hindi, na sabi, nung bata daw si Gauss, magulo siya sa klase, so sabi niya ang teacher niya, sige, i-add mo yung lahat ng numbers from 1 to 100. Siguro para manahimik siya, no? Kasi siguro magaling siya, so baka nabubore yun sa klase niya. So, ang i-add ni Gauss ay 1 plus 2 plus 3 plus and so on plus 98 plus 99 plus 100. So yung and so on dito, ibig sabihin lahat ng numbers hindi naman natin pwedeng masulat to, kasi hindi naman kasya. Okay, so gusto niyo i-try, pwede niyo i-post yung video. Okay, so sana nag-try kayo, no? Tuloy natin. So, ang napansin ni Gauss na pag inad mo yung una tsaka yung huling number, 101 yung sum niya. Napansin din niya na pag inad mo yung pangalawang number tsaka yung pangalawa sa huli, 101 din. At napansin din niya na pag inad mo yung pangatlo tsaka yung pangatlo sa huli, 101 din yung sum. So napansin niya na puro pala 101 yan. Tapos ilang pares yan? 50 na pares, 'di ba? Kasi hinati mo yung 100 sa dalawa. So 50 pairs na ang isang pair ay 101 yung sum. Meaning, if we multiply that, we get 5050. So, nasagot ka agad ni Gauss yan. Yan ay ayon sa kwento, no? Now, may isa pang way, no? Very similar way, pero iba lang yung representation dito sa method ni Gauss, no? At pipiliin natin tong method na to kasi gagamitin natin to para ma-derive yung formula ng sum of arithmetic sequence. Okay? So, ang isang method ay if we let the sum be equal to 1 plus 2 plus 3. So lahat ng number, no, lahat ng sum ng number from 1 to 100. 1 plus 2 plus 3 plus and so on plus 98 plus 99 plus 100. Tapos S ulit. Baliktarin lang natin yung order. So 101 plus, oh sorry, 100 muna. Itay mo mag 101. 100 plus 99 plus 98 plus and so on plus 3 plus 2 plus 1. Now, pag inad natin yung dalawang sums na yan, yung left hand side natin, S plus S is 2S, at yung right hand side natin, pag inad natin ito, so that's 101. And then we have yung susunod, 101 pa rin. At yung susunod, 101 pa rin. And so on, no? So lahat yan, 101 yan. 101 din ito, plus 101 din ito, plus 101 din ito. So, ilang 101 yan? Hindi siya 50, hindi siya katulad kanina, no? Ito talagang 100 yan. So, 2S is equal to 100 na 101 yan, so, di ba? So, 100 of them. Which means that 2S is equal to 100 na 101, which means it's 100 times 101. And dividing both sides by 2,
So makaka-cancel ito, magiging 50 times 101, which is also 5,050. Pareho lang naman dito. Pareho lang sa una nating sagot, no? Now, ano ang kinalaman nitong ginawa ni Gauss tsaka yung representation natin na pangalawa sa sum of arithmetic sequence? Meron kinalaman kasi yung 1, 2, 3, 4, 5 hanggang 100 is actually an arithmetic sequence, di ba? And ang common difference lang niya ay 1. Ang first term niya ay 1 at ang last term niya ay 100. So meron siyang kinalaman kasi kinuha din natin yung sum ng arithmetic sequence. Now, we can use this method, no, to all other sequences, arithmetic sequences. No? Halimbawa, yung sequence na 3, 7, 11, and so on. 71, 75, 79. So 20 terms yan, no? 20 terms na sequence. So if we let S be equal to 3 plus 7 plus 11 plus and so on plus 71 plus 75 plus 79. Pag binaliktad natin yan, start tayo sa 79 plus 75 plus 71. Tapos 11 plus 7 plus 3. Then, pag inad natin yan, 82 yan, di ba? Ilang 82? 20, di ba? Kasi 20 term siya. So, 2S is equal to 20 na 82. And S is equal to 20 times 82 divided by 2, which is equal to 10 times 82, which is equal to 820. Okay? So, nagamit natin yung Gauss trick, no? Sa arithmetic sequence na ito, no? Basta importante, alam mo lang yung common difference, alam mo yung first term, alam mo yung last term, at alam mo kung ilang 20 terms. Kung ilang terms, no? In this case, 20 terms. Okay? So, gagamitin natin itong konsepto na to para i-derive yung formula ng arithmetic sequence na gagawin natin sa susunod na video. Okay? So, maraming salamat. Sana nag-enjoy kayo. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe. By the way, kahit wala kayong formula, pag ginamit nyo ito, makuha nyo na yung sum ng arithmetic sequence. See you!